Kapansin-pansin ang tila pagka-imbyerna ng aktres na si Maha Salvador sa kasamahang host ng Itbulaga na si Joey De Leon. Sa segment ng Bawal Judgmental kung saan mga professional trans beauty queens ang kalahok, tila nagparinig si Joey patungkol sa prangkisa ng ABS-CBN. Kilala si Maha bilang artistang nanggaling at sumikat sa ABS-CBN, kung kaya't kahit natumawa ang ibang mga host, hindi siya natuwa rito dahil naging malaking parte ito ng kanyang karera sa showbiz. Una, napakaganda ng performance ni Puni Fuchsia. Pangalawa, nakagawa po tayo ng history na after 7 years is naibalik natin ang corona. Pangatlo, another history na for the longest time na meron pong MIQ, which started from 2004, ngayon lang po nagkaroon ng prangkisa sa Pilipinas. Tayo po'y pinalad na mabigyan, ma-awardan ng prangkisa. And ang pinaka-pressure po dyan is tapatan or higitan ang ating performance, kasi naibigay po hindi lang ni Fuchsia, hindi lang po ng MIQ organization, pero naibigay po ng buong Pilipinas yung lakas natin last time. So it was a collective effort po. Suporta, no? Oh, mabuti pa kayo, may prangkisa. Mabuti pa kayo, may prangkisa. Mabuti pa kayo, may prangkisa. Wala, yun lang naman sasabihin ko. Hindi, yung mga boss kasi karamihan na wala ng prangki. Sabihin ko. Hindi, yung mga boss kasi karamihan na wala ng prangki. Sabihin ko. Hindi, yung mga boss kasi karamihan na wala ng prangki. Oo, totoo. Yung mga boss, kaya konti na lang ang mga sa edge. Halo-halo ang naging komento dito ng mga netizens. May mga natawa sa komento ni Joey at sinabing hindi naman ito offensive. Pero marami rin ang hindi ito nagustuhan, lalo na't may mga kasama silang dating kapamilya at hindi biro ang pagkawala ng trabaho ng libo-libong mga Pilipino. Ano ang masasabi nyo rito?